Naging mas maingat na ngayon ang Nobo Ecijano sa pagsalubong sa bagong taon. Bukod sa mas bumaba ang kaso ng biktima ng paputok, ay nakaisip din ng iba't ibang paraan ang mga mamamayan upang magingay bilang pagsalubong sa taong 2016. Naging maingay man ang pagsalubong ng bagong taon sa buong Pilipinas, ilan pa rin sa ating mga kababayan ay mas pinili na lamang gumamit ng alternatibong mga pamamaraan upang hindi na magpaputok sa pagpasok ng taong 2016. Sa paglilibot ng crew ng TV48 sa disperas ng bagong taon, hindi man madami ang naging handa ng ilan sa ating mga kababayan dahil na rin sa nasalanta ng bagyong Lando, ay pinilit pa rin makapaghanda ngayong bagong taon at magingay pa rin sa kanilang paraan upang maipagdiwang ang pagpapalit ng taon. Napakalaki ng epektong dinanas natin dahil na kamukha sa pag-spaghetti, imbes na 3 kilo iluluto natin eh, 1 kilo na lang. Kasi kapos na tayo eh. Marami na tayong pinagkagastusan. Ilan sa ating mga kababayan ang pinili na magkaraoke na lamang din upang makapag-ingay ngayong bagong taon. Ang ilan naman ay mas pinili na lamang gumawa ng boga upang makapag-ingay sa bagong taon. Para hindi na po gumastos. Gayunpaman, ilan pa rin sa ating mga kababayan ang pinili rin magpaputok dahil na rin parte ito ng ating tradisyon. Paputok, di ba, delikado yan. Kung maaari nga, ayaw ko sana. Gusto naman nilang bumili. Ako talagang hindi ako nagpapaputok pag New Year. Yun ang ano ko eh. Pero gusto naman nila yung mga anak ko, kaya ala akong magagawa. Naging handa din ang ating mga ospital sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente o mga biktima ng paputok o ligaw na bala. Isa na dito ay ang ELJ Memorial Hospital kung saan handa ang mga personnel sa pagpasok ng bagong taon. Siyempre kasi yung una-una, yung mga gamot, yung mga ginagamit sa first aid, yung mga betadine na yan, kung may kailangan i-suture, yung paglilinis sa sugat, saka yung mga pang anti-tetano. Ilan pa rin sa ating mga kababayan ang naging biktima ng paputok at isa ang naitala na naging biktima ng ligaw na bala. As of January 4, 2016, partial and official report na ipinasa ng mga district hospital sa provincial health office, naitala ang 4 na kaso sa Santo Domingo Hospital. Isa dito ay dahil sa Quitis, 2 dahil sa Fountain at isa naman ang naputukan ng Piccolo. 14 na kaso sa San Jose City General Hospital, 1 mula sa Piccolo, 2 kaso mula sa Quitis, 2 kaso ng whistle bomb, 3 kaso ng lucis, 1 kaso ng plapla, 2 flash bomb, 1 kaso ng boga, at 2 hindi pa na-identify na paputok. Isa naman ang naitala mula sa Bungabon District Hospital. 2 sa Gimba District Hospital ang napatukan ng dahil sa Quitis. 12 naman ang naging biktima ng paputok sa Gapan District Hospital. 7 ay dahil sa Piccolo, 3 dahil sa Super Lolo, 1 kaso mula sa Quitis at 1 dahil sa Fountain. Sa Gabaldon MCH ay isa naman ang naitala ng dahil sa Quitis. Habang sa Muñoz CHO ay nakapagtala ng 3 kaso ng paputok at 1 ang nabiktima ng ligaw na bala. Wala namang naitalang casualty ng paputok sa taong ito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Hamak namang mas mababa ang mga naitala kaysa noong nakaraang taon na pumalo ng 97 cases. Sa ngayon ay umabot ng 38 cases ang naitala as of January 4, 2016. Nag-start po tayo ng ating information dissemination on control and prevention as early as sa third quarter pa lang. So, ang ating pong hospitals, primarily yung mga hospitals natin, si Governor ay nagbibigay na ng instructions na to equip the district hospitals, yung ating mga hospitals under the supervision of the provincial government, na lahat ng PRs pagdating sa firecracker injuries, sa antitetanus, sa mga dressing, antibiotics, and then pagdating sa atin sa mga staff, talagang ready rin ang yung ating mga hospitals. Dahil na rin ito sa masusing pagbibigay ng impormasyon ng Provincial Health Office sa pangunguna ng provincial government at pakikipagtulungan ng national government upang maiwas ang mga mamamayan sa aksidenteng hatid ng paputok. Inilunsad ng Department of Health ang Aksyon Paputok Injury Reduction o APIR 2015. So far po, natutuwa po kami ang ating pong local government, in particular with the provincial governor, the Honorable Oy Umali, ay nagpapasalamat sa cooperation ay pinapakita po ng ating mga local government units sa Department of Health for all the support na binibigay po pagdating sa local government units sa health facilities enhancement program sa ating po mga local government sa
at patuloy na suporta. Iba't ibang hiling din ang nais ng ating mga kababayan sa taong 2016. Naging practical naman ang kahilingan ni Nanay Melly ng Kabanatuan City para sa taong darating. Lalo pa at nakasalalay dito ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Gusto ko sana, etong bagyo ng Lando, etong wire dito sa harapan namin hanggang ngayon, hindi pa rin asikaso ng Selcor, bakit ganyan? Nakikita nilang laylay na, oh, at saka yung mga live na wire na yan eh, bakit? Eh kung mag-a-action na lang sila kung may makuryente dito, ayun, laylay na laylay yung kuryente namin dito sa harapan ng bahay ko, tignan nyo. At bagong simula naman para kay Nanay Emilia. Miss ko sana sa taong ito na maging iba na ang takbo ng buhay natin. Na sana magsama-sama tayo sa magandang pamamaraan ng ating bayan. Iba't iba man ang kahilingan ng ating mga kababayan. Lahat naman ay humihiling ng magandang simula sa pagpasok ng taong 2016. Para sa Balita Mula Sigaw, Rufus Rizal. Unang Sigaw!